dunkelster. Super cool. Mahal ko o mahal mo? Inong pipiliin ko, mahal ko o mahal ko? Maganda na tayo ang nagbibigay kesa tayo ang binibigyan. Pero pagdating sa pagmamahal, kailangan mo rin maramdaman na special ka sa tao. Pinagpaparamdaman mo ng special, special nation. What? Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, mga besing wop! Ito na naman po, another mukbang! Mukbang naman ang gagawin natin ngayong araw. At syempre, ang gagawin ko is mukbang with question and answer portion. Before we start, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko, kung napadaan ka lang, or malapit mo lang, please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi ka nakapagod sa mga videos ko. So yun na nga guys, bago tayo magsimula, syempre, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang mga foods na prepare ko para sa mukbang na ito. So sobrang excited na naman ako guys! Another pagkain na naman. Another takawan portion na naman ito. Makikita nyo na naman kung gano'ng kapatakaw guys. And so yun, in-order ko to sa ito, lasagna. So pan yung in-order ko. Small pan. Pero since hindi ko naman kaya ubusin yung isang pan, kumuha lang ako kung kaya ko kainin. So yan. 400 pesos yung pan nila doon. And then meron din tayong pizza. Sa Humphrey's Pizza nga po pala ito, bago ko makalimutan. So support local tayo sa mga Batanggenyo dyan. Bumili tayo doon sa mga businesses na dito sa ating lugar, which is sa Batangas. So yan. Ito doon ko din binili, Humphrey's Pizza. So ito ay chicken wings, iba't ibang flavor. Tatlong flavor yung binili ko. And then ito, quesadilla, binili ko to sa Kenny Rogers. Bale lahat ito sa Foodpanda PH. Thank you! And then syempre, itong aking drinks sa Teping. Teping Milk Tea. Yan. Shout out sa may-ari nito. Yan. So, yon. So, without further ado, let's start. Madong sakit na talaga ang ulo ko kasi kanina ko pa siyang gusto kainin. So, syempre, nag-prepare pa ako. Hindi naman halat ng bagong video ako. Kasi hindi talaga hindi naman halatang bagong bigo ako, di ba guys? Guys, namimiss ko ng mga kaibigan ko. Meron kasi kami nung hindi pa pandemic, share ko lang sa inyo. Napakabilis lang dito guys, kasi excited na excited na rin ako kumain. Sa mga kakaibigan namin, lagi kami merong hangout night. Tapos wala, parang nag-e-enjoy kami kahit mga simple pagkain lang. Basta may mapag-usapan lang or ano. Since nagkaroon ng pandemic, hindi na kami usually mga nakikita. So sa inyo ko na lang i-request ko guys, ang aking mga questions na nila. So meron akong five questions na itatanong at sasagutin natin. Itatry natin ilaban ang mga kasagutan natin at katuwiran natin sa mga katanungan nito. At least naman habang kumakain tayo dito eh, may pinag-uusapan tayo at hindi tayo maumay sa mga foods lang dito. So yan na, ang dami kasi nasa mga guys. So without further ado, let's start. Pizza, Humphrey's Pizza. Ay nga kaya guys. Ito na yung mga tanong na hinanda. 5 questions na hinanda ko tungkol sa pag love is the beautiful one. All we need is love. Real love. Siyempre, bakit ito ang pinili ko? Kasi nga, tayo mga magkakaibigan, kapamilya, kahit sino, every time nakikita, hindi mawawala sa topic ang pagtuto. So, yun, kaya yun ang naisipan ko na i-prepare na questions para at least madamdamin na ating mga pag-uusapan. Tayo ay pinatakpo, ngunit hindi tinadana. Sabat lang. Hindi naman sobrang madamdamin, pero questions lang. So, mag-impisa na tayo sa first question. Bakit nga ba tayo nasasaktan sa pag-ibig? Yan na guys, ang sinasabi ko. Alam niyo kung bakit nasasaktan tayo sa love, sa pag-ibig? Kasi tayo, mga tao, sobrang nating mapaghanap. Lagi nating hinahanap sa partner natin yung mga wala sa kanila. And yung expectations natin, yung makakapagpasakit sa atin, hindi ang pag-ibig. Kasi kung talagang mahal mo ang isang tao, ano man ang ginagawa
ano man siya, ano man ang kaya niyang ibigay, hindi ka nang hahanap. Parang contented ka na. Kaya yun, ang nakakapagpasakit sa atin ay hindi pag-ibig, kundi ang contentment at ang pagiging mapaghanap natin. Huwag tayo masyadong mapaghanap kasi madidisappoint lang tayo kapag hindi natin nakita yung hinahanap natin sa at sa partner natin. And ganoon din naman tayo, meron din tayong mga bagay na hindi natin kayang ibigay sa partners natin. May mga bagay din tayo hindi natin makonfort sa sarili natin. Kaya huwag tayo mapaghanap kasi hindi ka naman hinahanap na tao, mahal mo! Second question. Sapat na ba ang pag-ibig lang para mag-work out ang isang relasyon? Ayun na nga, sinasabi ko. Para sa akin, hindi sapat ang pag-ibig lang. Kailangan may pagmamahal, pagtanggap, respeto, honesty, loyalty, faithfulness, selfless love. Dapat nandun. Kumbaga, full package tayo. Hindi lang dahil mahal mo ang isang tao, eh, feeling mo mag-work na ang relationship. Paano mo pagdating ng panahon, pagtagal ng panahon, doon mo pa makikita, doon mo pa makifeel na parang nawawala na yung spark, nawawala na yung love. Parang hindi siya totally yung pinaka-fundasyon ng isang relasyon. Yung pagmamahal, sa una lang yan, kumbaga, nade-develop. First semester, kumbaga, doon madedevelop ang love. Doon mo papakita na mahal mo ang isang tao para makuha mo. Hindi pwedeng one-sided love lang lagi ang pagmamahal. Hindi pwedeng ikaw lang lagi ang uunawain, ikaw lang lagi ang magbibigay. Dapat work out as a team. Dapat meron kayong teamwork para mag-work out in yung relationship. Walang relasyon na magali. Walang relasyon na walang tampuhan, walang kawayan. Walang ganun, best. Kung iniisip mo na sapat na ang pagmamahal para magtagal ang relasyon nyo, pumunta ka sa akin. Ite-train kita, best. Train kita! Mga patience, 101, and marketing 101. Halika, sa akin ka lumapit. Alam na alam ko yan. So yun, third question. Nasaktan ka na ba dahil sa pag-ibig? Ako personally po. Alam ko naman lahat tayo. Gago! Nasasaktan na, or nasaktan na sa pag-ibig. Kasi nga siguro dahil yung partner natin mapaghanap, or tayo mapaghanap. Kaya hindi nag-work out. Basta, do your best. And pakita mo lang na mahal mo siya. If dumating ang panahon na pinagpalit ka sa iba, iniwan mo. Okay lang yun. Siguro isipin mo na lang na meron pang darating na mas higit or mas better sa kanya. Kaya hinayaan ng Diyos na ganun ang mangyari sa inyo. Huwag kang susuko sa pagmamahal dahil nasaktan ka. Kung paulit-ulit kang nasasaktan, bumangon ka lang, matuto ka, gawin mong inspirasyon yun para maging matapang ka sa hamon ng buhay. Kung dumating man ang panahon na parang gusto mo nang mag-settle pero lagi ka lang nadadapa, ibalik mo sa ibang bagay kasi baka nandun yung swerte mo. Kaling at mo! At syempre, pagmamahal naman, hindi lang naman yan as boyfriend-girlfriend. Maraming klase ng pagmamahal. Pwede pagmamahal ng pamilya, kaibigan, kakilala, katrabaho. Hindi lang yan as label ng boyfriend-girlfriend. So baka dun mo makikita ang pagmamahal mo sa kapamilya mo, sa mga kaibigan mo na hindi ka nila masasaktan. Sinong pipiliin mo? Mahal ko o mahal mo? Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ko? So yan, napakagandang question yan, guys. Kasi, yun nga, yung sinasabi ko, minsan, kaya tayo nasasaktan kasi masyado tayo mapaghanap sa mga partners natin. And, minsan, yung mahal natin, may ibang mahal. Pero kung pinili mo ay mahal ka, parang mas isinasave mo yung sarili mo. Kasi usually, ang sasagot ng mga tao, pinili ang mahal ka, it is because para hindi sila masaktan kasi sila ang mahal. So, isinisave mo ang sarili mo sa heartache. Kasi usually, sa mga ganyan, pinipili yung mahal sila. Parang nati-take advantage yung tao. And parang ang thinking ng mga iba, hindi ko naman nila lahat, pero parang ang thinking ng iba, ay, mahal ako nito, hindi ako nito kayang saktan, or hindi ako nito kayang iwan, kahit anong gawin ko. Ang masasabi ko lang ay, yun nga, sana ay payback. Kumbaga, ibigay mo kung ano yung naibibigay niya. Kung kikitan mo yung pagmamahal na binibigay niya. Kasi, para at least, maging masaya kayo. Huwag mong pipiliin ang taong mahal ka para lang i-take advantage siya. Kung pipiliin mo ang taong mahal ka, kailangan willing kang ibigay pabalik yung pagmamahal na binibigay niya. At ngayon, ang sagot ko naman dyan talaga is yung mahal ako. Nalimit
Huh? Mahal ko. Ayun ang gusto ko talaga. Nalilito na. Gago! Lito, 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 lito. Pipitin ko yung mahal ko. Kasi, ito naman, ang consequence naman ito, paano kung yung mahal ko ay may mahal na ito? It's okay para sa akin. Hindi naman ibig sabihin. Kasi nga, love is selfless. Love is unconditional para sa akin. Kung mahal kita at may mahal kang iba, at hindi ako pinili mo, okay lang, hindi kita para pigilan or para sabihin sa'yo na akong piliin mo dahil akong magmamahal sa'yo. Ayaw kitang pilitin kung di ka pahanda sa susun. Diba guys, hindi ganun eh. Kumbaga, hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang na ipakita mo sa kanya na mahal mo siya. Ipakita mo kung paano ka magmahal. And kung napakita mo na lahat at hindi ito pinili, yun, isipin mo na hindi siya para sa'yo, na may nakalaan ng Diyos para sa'yo. Huwag kang mawala ng pagkasa. Ang mahalaga, napakita at naparamdam mo yung pagmamahal mo sa taong mahal mo, kahit na hindi ikaw pang pinili niya. Aray, aray na ko. Maganda namang bagay kung yung taong mahal mo, ikaw ang pinili. So doon magsisimula yung pag-work out niya ng relationship kung paano kayo magtatanda. Kaya doon sa mga tao na ang pinili ay mahal nila, tapos hindi sila pinili, huwag kayong mawala ng pag-asa. Galing. Lagi mo iisipin na pag-ibig lang yan. Yun nga, gaya ng sinabi ko, kung pag-ibig naman, hindi lang siya hindi mo masasabi ang pag-ibig dahil lang sa girlfriend, boyfriend, asawa. Mararamdaman mo rin ang pag-ibig sa pamilya mo, sa friends mo. Kung ngayon, wala pa pang love of your life na masasabing boyfriend, girlfriend, nandiyan naman ang family mo, nandiyan naman ang kaibigan mo. Mag-focus ka sa sarili mo, mahalin mo muna ang sarili mo. Kasi, yun nga sinasabi nila, kailangan mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal ng iba. Para alam mo kung paano ang tamang pagmamahal, kung paano ibigay, at kung paano tumanggap ng totoong pagmamahal. So yun, sana nasasagot ko ng ayos ang inyong mga katanungan. Kasi mga meron ng pagkain, parang na-mental block. Parang gusto ko nalang kumain at kumain, guys. So yun, yes. Paano mo malalaman na ang isang tao na ang the one para sa'yo? So yun, guys, walang ganon. Ito nga, ang pagmamahal, hindi naman siya one-sided love. Hindi pwede, ikaw lang yung nag-iisip. Siya na yung dawan para sa akin. Kailangan, makita mo rin na yung partner mo, yun din ang thinking. Kumbaga, mutual ang pag-iisip ng dalawa. Hindi pwedeng ikaw lang ang nag-iisip na siya na ang dawan, pero siya naman, hindi naman ikaw ang dawan para sa kanya. Kasi minsan, ang pag-iisip natin ng, eto na, mahal ko to, tanggap ko to bilang siya, kaya siya na ang dawan para sa akin. Hindi na natin tinitingnan kung ano yung mga kaya niya ibigay sa atin. Parang ang tinitingnan na lang natin is kung anong kaya natin ibigay sa kanya. Dawan na siya para sa akin kasi kaya kong ibigay sa kanya ang mundo. Dawan na siya para sa akin kasi kaya kong ibigay yung buong pagmamahal ko para sa kanya. Without even thinking yung sarili natin. Dawan siya para sa akin dahil mahal niya ako. Dawan siya para sa akin dahil nare-respeto niya ako. Dawan siya para sa akin kasi hindi niya ako niloloko. Walang ganon. Ang lagi natin iniisip, oh, siya na ang dawan ko kasi isa pa kami na mahal ko siya. Oh, siya na ang dawan ko kasi gago! Ibigay lahat para sa kanya. Huh? Alam mo yun, nagiging talagang selfless tayo pagdating sa pagmamahal. Ang isang advice ko lang, kailangan magkaroon ka rin ng test. I-test mo din yung partner mo kung mutual ang nararamdaman mo na parehas kayong dawa na sa isa't isa. Kasi pagtagal ng panahon, mahirap na ikaw lang yung nagmamahal. Ikaw lang yung masamahal. Oo, maganda na tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang binibigyan. Pero pagdating sa pagmamahal, kailangan mo rin maramdaman na special ka sa tao. Pinagpaparamdaman mo ng special team. Special nation. Yung ganon. Sobrang usapan natin. Sobrang seryoso. Wala. Para kasi hindi ko sure kung nasasagot ko ng maayos yung mga tanong. Yun naman ay based lang sa natutunan ko, sa experience ko. Ang pinaka-importante sa lahat, mahalin mo ang sarili mo bago ka magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Huwag mo din iwanan ng sarili mo. Kasi kapag ka hindi ka minahal pabalik ng taong mahal mo, wala na. Wala nang matitira sa sarili mo. Pwede kang mag-give all, pero kumbaga, laging 70-30 or 60-40, ganun ang pagmamahal. 60% sa taong mahal mo, 40% ang tira mo sa sarili mo, or 30% ang tira mo sa sarili mo. Para
pag dumating ang panahon na bumagsak yung 60% at hindi niya nag-failed yung relationship nyo, hindi nag-work out yung relationship na binuunan, may 30% ka pa or 40% ka pa para bumangon. Tulungan na sarili mo. Yeah. Kung yung 40% na pagmamahal sa sarili mo, yun yung makakatulong sa'yo para maging better person ka. Para pag may dumating, pagdating ng panahon, hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man kinabukasan, hindi man ganun kabilis, at least ready ka. Hindi ka kawawa. Yun, lagi ko din naman sinasabi sa mga kaibigan ko. Pero alam nyo guys, yung mga nasasagot ko sa inyo, comment down below kung nakaka-relate kayo. Yung mga advices natin sa mga kaibigan natin, advices natin sa ibang tao, pag tayo na, hindi natin ma-apply sa sarili natin. Kasi nga, gago! Pagdating sa pag-ibig, bulag tayong lahat. Oh, no. Hindi tayong lahat. Pagdating sa pag-ibig, kung ano yung gusto nating sabihin, kung ano yung gusto nating iparamdam, or oo, kung ano yung gusto nating iparamdam sa taong mahal natin, hindi tayo nakikinig sa ibang tao. Guys, and hope you like the video. Please don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Bye! Thank you!